Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 3. Ang ebanghelyo natin ay Luke 15, 1-10. At sabi ni Jesus, sabi ng Gospel, "Meanwhile, tax collectors and sinners were seeking the company of Jesus, all of them eager to hear what He had to say." Seeking the company and eager to hear ay napakagandang ugali ng mga taong makasalanan, kasi yun ang crowd ng Panginoong Jesus. Ang mga makasalanan, they feel at home with Jesus, they feel accepted with Jesus, they feel may sasabihin ng Panginoon na mahalaga para sa buhay nila. So they feel challenged, they feel loved, they feel accepted. Di mo naranasan yan na kapag lumalapit ka sa Panginoon, naramdaman mo yan na tanggap ka, mahal ka, may plano siya sa buhay mo. Now, may dalawang ugaling mahalaga paglapit natin sa Panginoon. Yung eagerness to seek for Him. Yun talagang kailangang hanapin. So, saan po natin hinahanap ngayon? Well, when you make a little moment of prayer in your life, when you start reading the Bible regularly, kapag ikaw ay umaten o dumadalo sa mga recollections or talks in your parish, kapag ikaw ay nagsimula magsimba more than on Sunday, dinagdagan mo pa yung weekdays, ipinakita sa Panginoon na that we are seeking Him. Hinahanap natin siya ng buong puso. But not only seeking Him, but eager to hear kung anong sasabihin niya. And many times, tayo makasalanan, kapag lumapit ka sa Panginoon, alam mo na ang sasabihin niya ay medyo kontra sa ginagawa mo. Medyo isang paanyaya na baguhin ang sarili. And sometimes it's difficult. But kung sincero tayo sa paghahanap, yung hahanapin ang Panginoon ng todo, ng ganadong ganado, hindi po pwedeng hiwalay sa ganadong ganado din makinig kung anong sasabihin niya sa iyo. They go hand in hand. Hanapin ang Panginoon na welcoming, na loving, na forgiving, but eager to listen, to hear what He has to say, na kahit minsan medyo uncomfortable yung sasabihin niya kasi challenging, hinahanap nating na tunay. Totoong hinahanap natin siya. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.